Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba akong sabihin ko sa iyo na mayroong mga nadiskubring kakaibang bagay ang mga eksperto sa loob ng ating mga kuweba? Na siguradong labis nagugulat sa lahat ng tao matapos nilang ipakita ito sa publiko? Kaya mula sa nadiskubre nila sa kuweba ng mga kanibal hanggang sa kakaibang suso na tila ba gawa sa salamin? Ay ito ang 10 kasindak-sindak na nadiskubre sa kuweba na siguradong gugulat sa buong planeta. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, kuweba ng mga kanibal. Taong 2016 sa isang kuweba sa bansang Belgium ay may nadiskubre ang mga eksperto na talaga namang nagpatayo sa kanilang balahibo. At ito yung pagkatuklas nila ng mga buto ng mga sinaunang tao na ayon sa itsura noong natuklasan nila ito ay napag-alamang pinatay at kinain din ng kanilang kapwa mga tao. Napatunay na mayroong mga kanibal kahit pa noong unang panahon. Matapos ang mas masusing pag-iimbestiga dito ng mga eksperto ay napag-alaman nilang nagmula ang mga butong ito sa mga Neanderthals. Nakabilang sa pinakaunang nanirahang tao sa ating mundo, 4 hanggang 45 milyong taon na ang nakararaan. Ayon sa pag-aaral sa mga butong ito ng mga eksperto, ay sapilitan raw binuksan ang mga bungo ng mga Neanderthals at kinain ang laman nito, na hindi nila matukoy kung bakit ginawa noon ng mga sinaunang tao, dulot na hindi kilalang agresibo ang mga ito, na bago pa ang pagka-discovery dito ay nakala pa nga silang mapayapang grupo ng mga tao. Number 9, kakaibang baso. Dagdag pa sa pruweba na matagal nang mayroong mga kanibal sa ating planeta ay ang nadiskubring kakaibang baso na ito ng mga eksperto noong 2011 sa loob ng isang kuweba. Ngayon sa kanilang investigasyon ay ginawa daw mula sa bungo ng isang tao. Kung saan matapos mapatay ng kalaban nila ang taong ito ay ginamit ang kanyang bungo para maging pangsalok ng tubig na talaga namang nagpapakita kung gaano ka-agresibo ang mga sinaunang tao sa mga hindi nila kagrupo. Kung saan maliban sa pagpatay nila sa mga ito, ay ginagamit din nila ang bangkay ng kanilang kalaban para gumawa ng iba't ibang kagamitan. Na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay hindi lamang daw ginawa ng mga sinaunang tao para hindi nila kailanganin pang magputol ng mga puno at kahoy, kundi para din makita na mas malakas sila sa ibang grupo ng mga sinaunang tao at maintimida ang mga ito na kumalaban sa kanila. Number 8, Hellfire Caves. Dumako naman tayo sa West Wickham sa bansang England, kung saan makikita ang kakaiba at kakilakilabot na kuweba na ito na kilala ng mga tao sa tawag na Hellfire Caves, na 2 siglo na raw ang nakararaan noong gamitin ng mga tao, kung saan sa lalim nito na 300 talampakan ay napupuno ang kuweba ng iba't ibang mga silid na ginamit ng pangkat ng mga tao noon na kung tawagin ay Hellfire Club para sa kanilang mga pagpupulong. Ang ilan sa pinakakilalang membro ng grupo na ito ay sina John Wykes at Benjamin Franklin, na sinasabing sumali sa club na ito para mas mapalakas ang kanilang impluensya sa mundo. Pinaniniwalaan ng mga residente ng lugar na ginamit ng Hellfire Club ang kuwebang ito para sa kanilang mga ritual, kung kaya't kung sakaling bibisita ka raw dito ngayon, ay maaaring makarinig ka raw ng mga mahihinang bulong sa loob nito na posibleng maging patunay raw na merong demonyo o malignong naninirahan sa kuwebang ito. Number 7, Prehistoric Shark. Ang kuweba na kung tawagin ay Mammoth Cave sa Kentucky ng bansang Amerika ay kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamahabang cave system sa buong mundo. Pero hindi lamang ang sukat ng kuweba na ito ang talaga namang nagpamangha sa mga tao sa kadailanang nadiskubre rin sa loob nito ang mga fossilized na ulo ng mga sinaunang pating na nanirahan sa ating mundo lampas 330 milyong taon na ang nakararaan, kung saan ang mga sinaunang pating daw nito ay kasing laki ng mga great white shark na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking agresibong pating sa karagatan. Ang rason kung bakit labis na pinagkakaguluhan ng mga eksperto ang mga fossilized na ulo ng mga sinaunang pating na ito ay dahil sadyang mahirap makakita ng buto ng mga pating mula noong unang panahon sa kadahilan ng gawa ang katawan ng mga hayop na ito sa cartilage na mabilis lamang ma-decompose at maglaho kumpara sa mga buto. Kung kaya't kung sa mga pagkakataon ay may nadidiscovering mga fossil ng hayop na ito
ay talaga namang pinagkakaguluhan sila ng mga eksperto. Number 6, Altamura Man. Noong 1933 sa isang kuweba sa timog bahagi ng bansa ng Italia, ay merong nadiskubre ang mga eksperto na talaga namang gumulat at bumigla sa kanila. At ito ay ang tinatawag nilang Altamura Man, na nalibing at nababalot sa nabuong mineral. Hindi matukoy ng mga eksperto kung paanong napunta sa lugar ang bangkay ng sinaunang tao na ito, na hindi naman nila magawang maimbestigahan at mapag-aralan. Sa kadila nang hindi nila gustong galawin at pakialaman ang kuweba kung saan ito matatagpuan dulot na sadyang napakaraming mineral ang nabubuo sa lugar na ito, na siguradong masisira kung sakaling gagalawin ng mga tao. Kung kaya tanging tsyore lamang ang kayang gawin ng mga eksperto patungkol sa rason kung bakit nandito ang bangkay na ito, kung saan ang isa nilang tsyorya ay nahulog sa kuweba ang sinaunang tao na ito mula 40,000 hanggang 60,000 years ago, na hindi na nagawang makalabas pa kaya nailibing na siya ng buhay dito. Pinaniniwala na isa siyang 20 anyos na Neanderthals noong siya ay minalas na nalaglag sa kuweba, na siya ring nagsilbing hukay at libingan niya. Number 5, sinakripisyong sinaunang tao. Sa kalooban ng kuwebang Acton, Tunichil Muknal, o mas kilala sa tawag na The Cave of the Crystal Sepulcher, sa bansang Belize, ay may natuklasan ng mga eksperto na talaga namang gumulat at nagpakilabot sa kanila. Sa kadahilan ng matapos ang pag-iimbestiga nila sa lugar, ay napag-alaman nilang napupuno ang kuweba ng mga bangkay ng sinaunang tao, kung saan ang isa sa pinakakakaiba sa mga ito ay ang tinatawag nilang Crystal Maiden, na bangkay ng isang 17 taong gulang na babae, nakapansin-pansing naging calcium crystal na dahil sa matagal nang nakapreserve dito sa loob ng kuweba. Sinasabing ang mga bangkay ng sinaunang tao na ito ay nagsimulang maipon sa lugar noong ginamit sila sa mga ritual mula 250 AD hanggang 909 AD, kung saan naging popular ang pagsasakripisyo ng mga tao para sa kanilang mga sinasambang Diyos. Sa kasamang palad, ay hirap ang mga ekspertong ilabas ang mga bangkay na ito mula sa loob ng kuweba, dulot na ang entrance sa lugar ay napupuno ng tubig, kung kaya't kakailanganin mong lumangoy papasok at palabas ng kuweba, na dahil sinabayan pa ng masikip nitong espasyo, ay hindi na talaga nakakagulat pang isipin kung bakit iilan lamang ang kinakayang bumisita dito. Number 4, pinakamatandang gawaan ng Wen. Sa kabundukan ng bansang Armenia, ay may nadiskubring isang kuweba na posible raw bumago sa paniniwala natin sa kasaysayan ng ating planeta. Sa kadahilan ng nadiskubre nila sa lugar nito, ang isang sinaunang winemaking facility, na ayon sa kanilang imbestigasyon ay napag-alaman nilang nagsimula ng gumawa ng mga wine lampas 6,000 taon na ang nakararaan. Na kung sakaling mapatunayan, ay makukuha nito ang titulo sa pagiging pinakamatandang paggawaan ng wine sa ating mundo, na kasalukuyang hawak-hawak ng tombs of the Egyptian pyramid. Ang pagdiskubre sa kuwebang ito ay magbibigay patunay raw na sadyang matagal nang alam ng mga tao ang proseso ng paggawa ng alak, dulot na natuklasan sa lugar ang ilang mga relics na ginamit ng mga sinaunang tao para mag-preserve ng mga ubas, na talaga namang nagpapakita kung gaano sila kahusay sa paggawa ng mga pagkain at inumin na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin. Number 3, sinaunang gulay. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng isang pagkadiskubre ang mga eksperto sa loob ng isang kuweba, kung saan natuklasan nila rito ang mga inihaw na gulay na maabot na ang tanda sa daan-daang libong taon? Noong sinaunang panahon kung kailan naninirahan ang mga mammoths at saber-toothed tigers sa ating planeta, ay kasabay nila ang pag-usbong ng buhay ng mga sinaunang tao sa South Africa, kung saan natuklasan din ng mga eksperto ang mga inihaw na gulay na ito na umaabot ang tanda sa lampas 170,000 taon na ang nakararaan, na posible rin daw bumago sa ating kasaysayan. Sa dahilan ng bago pa ang pagkadiskubring ito, ay inakala ng mga eksperto na karne lamang ang kinakain noon ng mga sinaunang tao. Pero dahil nadiskubre nila sa loob ng kuweba ang mga inihaw na rhizomes mula sa Hypoxys genus, na isang uri ng subterranean plant stem kagaya ng mga luya na nagpapakita lamang na sadyang maalam na ang ating mga ninuno sa proseso ng pagluluto.
Number 2, sinumpang figura. Bumalik naman tayo sa bansang Amerika, kung saan mayroong isang kuweba sa Catskill Mountain sa New York na noong inimbestigahan ng mga eksperto ay talaga namang bumigla sa kanila. Sa kadahilan ng nadiskubre nila sa loob nito ang isang wooden effigy o isang maliit na estatwa na makikitang pinukpukan ng anim na martilyo na nagpapakita na ginamit ito sa isang ritual ng mga sinaunang tao na may alam sa pagvovodu. Ang labis pang nakakagulat sa pagkadiskubre na ito ay noong iuwi daw ang wooden effigy ng isang eksperto ay agad siyang binangungot at hindi makatulog. Ito siyang naging dahilan para paniwalaan nila na sinumpa ang figura na ito na pinagsisisihan nilang nilabas pa nila sa kuweba. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nakuha na ng grupo ng mga eksperto sa isang kuweba na kanilang iniimbestigahan, kung saan makikita sa larawan ang isang iskultura na ginawa ng mga sinaunang tao na nagpapakita raw sa lahi ng ating mga ninuno na kung tawagin ay Homo Naledi, na isa sa pinakaunang lahi ng tao na nanirahan sa kasaysayan, kung kaya't kahit pa meron itong nakapanghihilabot na itsura ay patuloy pa rin nila itong pinag-aaralan bilang pag-iimbestiga sa ating kasaysayan. Number 1, kakaibang suso. Ang pinakahuling kakaibang bagay na nadiskubre ng mga eksperto sa loob ng kuweba na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang nadiskubre nila sa isang kuweba sa bansang Croatia na kung tawagin ay Lukina Jama Trojama o Velebit Caves, nakabilang sa listahan sa pagiging isa sa pinakamalalim na cave system sa ating planeta. Pero hindi ang lalim ng kuweba na ito ang talaga namang rason kung bakit madalas itong pinupuntahan at binibisita ng mga eksperto, kundi ang mga kaibang bagay na maaaring matuklasan rito, kung saan ang isa na sa mga ito ay ang nadiskubre nilang isang uri ng suso sa lalim na 3,200 talampakan na kung tititigan mong maigi ay mapapansin mong mayroong transparent na kulay, mapakatawan man nila hanggang shell, kung kaya't kaya mo nang makita ang kanilang lamang loob. Tinatawag ng mga eksperto na Zoospium tolosum ang kakaibang suso na ito, na sa unang tingin ay akalain mong gawa sa salamin, kung kaya't matapos ang pag-aaral nila dito ay napag-alaman nila na maliban sa maliit na sukat nito ay mabagal rin itong kumilos, kung saan ilang sentimetro lamang ang nalalakbay nito kada linggo. Siyang naging dahilan para tamarin ang ilang mga eksperto sa pag-iimbestiga at panonood nila rito, kung kaya't nag-iwan na lamang sila ng kamera sa lugar para makuha na ng pamumuhay ng hayop na ito. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga nadiskubring bagay na ito sa loob ng isang kuweba ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.